Magandang araw, Pilipinas. Kamusta kayo dyan? So sa video na to, ipapakita natin ang isang materyales na pwede natin ipalit sa hollow blocks. So ipapakita rin natin kung paano ikabit ito at paano maglagay ng hamba sa bintana nito. Ngayon ay pag-uusapan natin yung alternatibong materyales para sa pader. Ito ay tinatawag na autoclave aerated concrete blocks o mas kilala sa tawag na AAC blocks. Ito ay magaan, mabilis ikabit at hindi na nangangailangan ng plastering works or yung palitada. Tipid dito sa bakal at hindi na nangangailangan ng mahabang reinforcement. So kung bago ka pa lang sa channel na to, ako nga po pala si Engineer Ronald Tolentino. Isa po akong licensed civil engineer at contractor din. So huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like at comment down below and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod na video natin. Dito ay inahanda natin ang cement mixture na dry pack, which is 1:4. Ang ibig sabihin ay isang bahagi ng semento at apat na bahagi ng buhangin. Ito ngayon ang inilalagay sa ibabaw ng flooring na paglalagyan o pagpapatungan natin ng AAC block. Mahalaga dito ang pagiging pantay nito o nasa level para diretso ang pader natin. Kada dalawang AAC block ay magdi-drill tayo sa flooring na may lalim na 2 pulgada o 2 inches para ilalagay ang 8 inches na dowel dito. So mga tol, napakatipid ng bakal nito. Hindi kailangan ng mahabang reinforcement para suportahan ang AAC blocks. Para sa saktong sukat na kailangan sa AAC blocks, ito ay nilalagari natin gamit ang carbide saw. Napakagaang gamitin at napakadaling lagariin nito. At para naman po sa pagdidikit ng AAC, ay gumagamit tayo ng special adhesive or super adhesive na kayang pagdikitin ang mga AAC blocks na wala pang 5 minutes. Malalaman natin kung ready na ang mixture kapag parang peanut butter na ang consistency nito o lapot nito. Lalagyan natin ang ilalim at mga gilid nito gamit ang scooper na may ngipin, saka natin ilalagay ang AAC block. Pupukpukin natin ito ng mallet para magdikit at gagamitan ng level bar. Itong mga dowels na to ang kumakapit sa AAC blocks papunta sa ating poste. Gamit ang grinder ay uukitan o lalagyan natin ng groove ang gilid ng AAC block para dito naman natin isasakto ang dowel. Dito ay nag-drill din tayo sa poste na may lalim na 2 pulgada kada 3 patong ng AAC blocks. Dito natin inilalagay ang 8 inches na dowel katulad sa ibabang dowel. Again, kailangan siguraduhin pantay ang mga blocks natin kaya laging i-check ito gamit natin ang ating level bar. Pwede nating i-welding ang mga reinforcement natin na 10mm deformed bar. Ito yung magiging hamba natin para sa ating mga bintana. Ang reinforcement sa baba ay ibabao natin ng 1 pulgada sa AAC blocks sa magkabilang dulo nito. Makikita nyo na nakagitna siya sa ibabaw ng ating AAC at nakaangat ng 1cm to 2cm. Sa mga nagtatanong bakit po natin kailangang iangat, kasi nga po para sa ating concrete cover. Dito, nagdi-drill naman tayo para sa ating concrete nail na ibabaw natin sa mga gilid. Ito ang ahahawak sa reinforcement natin para hindi mawala sa pwesto kapag nilagyan na natin ito ng buhos. Dito natin ilalagay yung ating reinforcement sa gilid. Pwede natin itong i-spot or pwede rin natin itong talian ng alambre. Katulad ng sinabi ko kanina, pwede natin itong i-welding dun sa mga hugpungan, dun sa mga nakatayo at nakahigang reinforcement. Pwede rin natin itong i-concrete nail kung wala kayong welding. Pwede natin itong talian. Pwedeng gamitan ng alambre, pwedeng pakuan ng concrete nail at pwede rin itong i-welding.
So ito na mga tol, nakikita nyo na, na nilagyan na natin ito ng pamorma. Meron siyang forma magkabilang side. And then makikita nyo rin yung sa bandang taas, naglagay na rin tayo ng steel reinforcement. So ganun din sa mga gilid. So ito ang ginagawa nga pala natin na bintana ay para doon sa ating corner window. At ito naman yung diretso lang para sa isa pa nating bintana. Inihandaan na natin ito para buhusan ng halo. Siguraduhin may laman ng halo ang lahat ng gilid nito para maiwasan natin yung mga ampaw. So pagkatapos natin mabuhusan yung pinakalaylayan ng bintana, ang isusunod naman natin dito ay yung mga gilid naman. So ngayon ay lalagyan na natin ito ng halo sa magkabilang gilid ng hamba ng ating bintana. Sinasabay na din natin ang paglalagay ng halo sa ibabaw para mas maging matibay. Ganun din, sinisigurado natin na nalagyan ng halo ang lahat ng gilid. So ganito yung AAC kapag mag-aano tayo sa mga windows. Ayan. Bubuhusan natin ito paikot para mas magiging matibay. Ayan. So ito mamaya, bubuhusan na lang natin ito para matapos na yung pinakahamba ng bintana natin. So ayun, nakatapos na tayong sa paglalagay ng AAC blocks. Ngayon ay ginagawa naman ni Mamang Pintor ang application ng skim coat. So kung mapapansin nyo, bakit walang palitada? Hindi na po nangangailangan ng palitada ang ating AAC. Di tulad ng ating nakagawian na proseso para sa ating CHB or concrete hollow blocks. So matapos naman ang pag-skim coat, ay pwede na itong pinturahan kung anong gusto nyong kulay. Sa mga gilid ng pader, kung mapapansin nyo po ay may konting pagitan sa AAC blocks at sa poste at sa mga biga natin. Ito ang tinatawag na seismic gap na may 2 cm na pagitan. So dito, lalagyan natin yung mga seismic gap sa pagitan ng poste at AAC blocks. Ganun din sa taas ng pader, sa pagitan ng mga biga at poste. So ito yung PE foam bucket rods. So may mga sizes tayo, merong mas malaki, 1 inch, may 3/4, may medya. So ito yung ginagamit natin dito sa AAC. Ito yung mag-fill doon sa gap natin, doon sa seismic gap. Ayan. Ito yung susuot natin dito. Ayan. Dito sa mga gap, ito yung seismic gap ng structure natin. So para saan nga ba ang seismic gap or seismic joints? Ito ay para maging resilient ang ating pader sa mga minor earthquakes. Ang mga pagitan ay nilalagyan natin ng bucket rods. Ito yung round flexible foam. So ito okay na, pwede na natin lagyan ng sealant. Yun yung magseselyo dito sa gap. Yan. Ayan. Subalit dito, makikita nyo si Kuya na nagpapahid na siya ng sealant. Minamasilya niya yung sealant doon sa mga pagitan. Hindi na tayo gumamit dito ng caulking gun. Nasa sa inyong diskarte kung gusto nyo gumamit ng caulking gun kasi kahit gumamit kayo ng caulking gun, gagamit pa rin kayo ng paleta para mapantay ito dito sa mga gilid, yung mga gap natin, yung mga lubog na bahagi sa pagitan ng poste at AAC blocks natin. Na may sealant na lahat. Yeah, may sealant na dito sa left side and then doon sa top, ilalim ng biga. Yeah, may sealant na rin and then sa mga gilid. So ito pwede ng skim coat natin. So ganito lang kadali ang paggamit ng AAC. Yeah. So ito na mga tol. Nag-a-apply na siya ng skim coat.
Ayan. So napakadali at napakaalwang gamitin ito. Hindi na natin kailangan ng plastering kapag gumagamit tayo ng AAC. And then kung ang iniisip nyo ay yung curing days, hindi na po kasi inangkat pa natin to sa ibang bansa. So ibig sabihin, bago dumating ng Pilipinas, it takes 2 to 3 months na yung delivery niya. So bago pa makarating sa atin, tapos na yung curing days ng AAC blocks. Kaya napaka-alwa na gamitin sa mga nagmamadali, pwede nyo subukan ang AAC. Tingnan nyo, ang kinis, pantay na pantay. So ayun mga tol, ito na yung finished product ng ating AAC. Yan, ganun din dito sa pader na to, puro AAC ang ginamit natin dito. Sana may natutunan kayo sa video na to. Sana ipakishare niyo po ito sa mga nagnanais magpagawa at madagdagan ang kalaman sa paggawa ng bahay. At kung may topic po kayong gustong malaman, sana paki-comment down below at pipilitin po nating sagutin ito. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag niyo po sanang kalimutan mag-like. Maraming salamat sa mga nanood. Maraming salamat sa oras. Hanggang sa susunod na video natin ha.